Exactly. Itong execration, sila yung nag-2-1-2 na unang team, di ba? Mm-hmm. 2-1-2, consistently, pinanalo nila yun. Yep. At I think, importanteng makita natin yun this match around. Yeah. Kasi double core is the way talaga. Yep. Let's go! May tinuturo kayo. Oh, okay. We all actually have the draft. I wanna pick up where you left off. Sinabi mo na double marksman works. Mm-hmm. I wanna wonder why and how. Para din sa sick ng ating mga viewers din. Yep, I think importante doon yung gold income. Kasi lagi naman sinasabi dati, kaya hindi gumagana yon kasi nanlugi sa gold. Nagagawan sa gold yung mga natin, yung mga carry natin. Pero ngayon, dahil sa bagong patch, at napansin din ng ibang bansa na madami naman talagang gold sa mapa eh. Yeah. Kailangan lang nating mag-allocate, kailangan nating mabato ng tao doon sa mga pwedeng kunan ng gold. Yep. Kaya pa nating mapagana yung ginagawa dati. Yeah. And we can see now that Yu Zhong gonna be picked up first. Ito na yung pinaka-unang hero na madadraft natin sa playoffs. Exciting, syempre. 75% Whoa. Win rate dito si Sagit, no? And pang-sure win na, no? Pang-diin na agad. Then again, ang mga bans natin, particularly Barats, isa sa hero na na-introduce lang din about 3 or 2 weeks ago. Mm-hmm. At top pick and banned agad siya sa ating meta. Sa kabila naman, Roger is banned as well as Esmeralda. So, Hilda and Ling. Okay, so, making sure na meron agad maggamit sa Hades. Ayaw na nilang makipag-agawan sa Lancelot na naman, Ling na naman, magbaban na naman, tapos. Pero, this is also a signal na pwede din silang mag-go into that 2-carry setup. Kasi, makuha mo yung isang maganda ngayon, yung talagang komportable ka, tapos pwede kang mag-add-on mamaya. Pag medyo feeling mo kaya nyo. Yeah. No, I get that. Now, it's gonna be Kufra and Selena na picked up naman ng side ng Execration. Kufra, syempre, sagot yan sa Ling. Selena is a hero na kahit sino naman team ay nakaagamit. And it's also one of the most picked then from both teams, actually, if available nga. Uh-oh. But we are not yet seeing yung core minus natin sa Execration. Baka kasi last pick nila. I mean, you always have to watch out for 1-1, Yi Sen Chin. And para naman sa side ng Signal Ultra, Ling ang kanilang pin-prioritize dahil ito yung paborito ni Hades. At balita ko, Rockheart, this is also a hero na paborito ng MPL Indonesia. Nakpo, oo. Sa atin before, hindi siya masyadong napapansin na. Mm-hmm. Nawawala siya sa pick tsaka sa ban nung nakaraang linggo, nung week 8, week 7. Pero nung nakita natin talaga, no, halos every draft, kita mo yung mukha ni Kuya Ling. At dito naman sa Execration, sinorn na nila na merong magic na pwedeng mangyari. Oo. With na Kufra going to Chakma. Ooh, Helkert ban. Wala sa side ng Signal Ultra. Feeling ko kailangan pa rin nilang i-watch out ang fact na pwedeng mag 1-1 Yi Sun Chin na last set of picks ang side ng Execration. So I think they need to ban one of those for sure. Ngayon naman, ang Execration are gonna be banning up the side lanes. Thams ay nandyan. You also have to look out for Baksha or Ruby sa side lanes. Tama. And kailangan nyo din na tignan din. Actually, iniisip ko dito for Signal, magbaban pa ba kami ng core? Ang dami ng core na available. May Roger, wala na palang Roger, may Lancelot pang available. That's right, There's a lot where may 1-1 pa na available. Pwede natin ibato si Chujin nun. Nakita natin si Chujin na may history siya na nag-1-1 siya before. And you know what? We can go for something else. We can go ban out another... another offlaner in case. Lancelot. And they go for Lance instead. So. Alright, so they ban Lancelot. I have a feeling na biglang kukuha ng 1-1 ang Signal Ultra knowing that Posible, this is a team no? that picks it up at pwede nyo nang i-fourth pick yan. Nakakita ko ng priority ng teams na mag-pick up ng 1-1 laban sa mga heroes na matagal sa laban. So, di ba nauso yung sustain lineup with Yu Zhong, Khalid, Baksha, Barats nandyan. Mm-hmm. And then you all of a sudden pick up the 1-1 at meron kang way para tunawin ito. Come the lady. Yes. So feeling ko, pwede your itong kunin, nakawin ng Signal Ultra. Because I honestly feel that if you give that to Execration, it's gonna be scary. Yes. Isa pang nauso is yung Claude din. Yeah. Yung Claude pick din previously. So, si Shin yung gumamit nun from the other league. Very, very well done. Right. I would say na pwede na mangyari yun ngayon kasi napansin nyo kasi yung priority ngayon sa meta, di ba? Yung nakaraang meta natin, puro sustain offlaner. Ah. So, nabawasan yung crowd control. So, sabi right. ng mga teams, bakit di tayo magbato ng mga super glass cannon? Kasi boss, na kulang yung crowd control sa mapa eh. So, magbato tayo ng mga malalakas umatake. Mga greedy in a way na parang greedy. Hindi nila kailangan mahuli.
So what is gonna be the pick now? Ito para sa... It's Khalid. Khalid, walang boses eh. Walang boses, Khalid yun. Oo nga, sakto. So, single core ang makikita natin, definitely. Mm-hmm. Or hindi pa natin alam, actually. Baka actually, kasi last pick sila ng jungle dito. Pansin mo sa lineup nila, medyo kulang din ang crowd control. Parang si Imba DJ lang halos ang crowd control dito. Exactly. No? So, I think you're for execration. Meron kang go signal dito. Pick up, 1-1 Isa Chin. Or Harith, 1-1. Leo Ward! Wow! Nandito si Sire. Sabi ni Sire, teka lang, ibalik natin. Ang kilala, ang dating galakas natin lakas dito natin. Ayan o, si Sire. If we forgot to mention, he's back. Sa mga nakamiss kay Sire, yan na siya. Siya nagbabalik. At, okay. This looks like a very well-balanced lineup, actually, for execution. Napaka balance yet. Yes, exactly. Early game base. It's very strong in the early stages lots of the stunts. Game. Marami kang biglang... stuns as well as slow. Engage potential dahil meron kang Harith, meron kang Leomord. If you're looking at kailangan mo ng control sa Harith number one, so you're thinking Baksha, Ruby para sa side ng Signal Ultra, you need that absolutely sa sidelines. Whoa! Ito na as we said kanina. Ito na nga guys, sabi nga, nakasabi lang. Here we go with the 1-1 guy, Sujin Baldebolin, once again. So, ito yung magandang laner sa top. For sure. It's decent against kung sino man yung matchup na makakatapat niya. At syempre, nagsisecure din ito ng late game para sa Signal Ultra. We didn't mention kanina na ang Execration, they are really fond of the late game. Kapag pinaabot tayo dito sa late game, they are 4 out of 5. Isang beses lang silang natalo. Mm-hmm. It's still pretty close pa rin. At kalaban nila doon ay isang team na napakalakas din. It's Omega. Pang-diinan din. So, I think that this is a different scenario para sa Execration na meron naman silang early game based. But, do you think that aabot tayo dun sa late game na yun? Or tatapusin pa ng Execration? Yan? Feeling ko, yun nga ang gusto nila eh. Ang gusto nila is medyo mid to early to mid na eh. Kasi sawang-sawa niya ata sila sa late game eh. Yeah. Kasi condition yun eh. Hindi naman lagi nangyayari yung 18 minutes na tama yan, naman, eh, diba? Tama naman. So sabi nila, agahan kaya natin ng konti, agarihan natin ng konti yung lineup. Tapos sa kabila naman, gustong sumabay. Oo. Yeah, although medyo mas late game to. Kumpara naman sa kabila. This is scary. Pero makikita ko lang dito, kaya din siguro naging greedy ang lineup ng Signal Ultra. Wala akong nakikitang jungle invader sa early stages. I mean, obviously, meron si Lina at Kufra na pag tinamaan mo ng stun, pag tumama yung mga skill shots mo, pwede kang mambully. But hindi yan katulad nung sa side ng Signal Ultra na meron silang Hilda na pwede nga mambully doon sa jungle. Kaya siguro din, nag 1-1 endling to sa side ng Signal Ultra kasi alam nila. And here we go! Ito na yun! Unang laro ng playoffs ng MPLPH Season 6. And we're gonna start it off with Signal Ultra laban sa Execration. Ito na. Hindi na naglalaro yung mga dati nating idol sa Exit Signal Ultra. Hindi na to Few versus Zapdos or Yaku versus Zapdos. Wala na yun. Bago na ang kwento. Pero, mainit pa rin ang laban. And here we are. So, okay. First set of items for both teams, ha? It's a boots. Umuulan ng sapatos. Importante rin yan. Importante for move speed. No? Actually, yung mask, pwede mo siyang i-delay until the later parts of the game. No? Yeah. And for sure, you would be able to get move around the map, get to those gold sources. Yung mga hinahabol natin gold kanina. Mm-hmm. Puntahan natin yun. And I think a lot of teams, yun na yung ginagawa nilang way to optimize lalo. Para mapabilis lalo, maging mas efficient yung pagkuha nila ng gold sa mapa. Wow. Grabe naman yung mga merch ng mga tropa pips natin. Wala pa tayo. Wala pa tayo dyan. Kahit yung baso man lang, inginom ng baso dyan. Para mainom kami dito. Anyway, you know, na-mention mo yung mga boots, man. What is the importance of looking at the items, na first set of items ng ating mga teams? I mean, I think we had a chance before na kumausap ng isang coach at na-mention niyo sa atin na tingnan muna yung mga items kasi nag-i-indicate daw sila na mga first moves ng team. Yes. What do you say about that? Exactly. Going for a more defensive item, for example, mag-leather jerkin ka, ganun. That means mas gusto mo mag-stay sa lane. Okay. You know? Pag nag-boots yung hero ng kalaban, for sure, expect mo medyo mas aggressive, mas more on focus on invade, going back and forth sa lane at going through the jungle. Yeah. Kaya, guys, kayo, huwag nang basta-bisa lang bilhin yung preset. Isipin actually, nyo din kailangan. Actually. Diba?
sometimes yung ibang teams ay dinidelay nila yung first item nila until such time na nakita ng Hazel Aid para mang psycho. So, tingnan natin na mabilis ang laning setup ng pares sa teams. Medyo kumurot dito si Rhea dun sa may mid para ma-fast clear at mapag-invade yata ang signal. Tapos balik naman siya sa top. So, lot of experience definitely for Rhea over sa Gitno. Tujin actually winning against Benny Cutie sa bottom lane. Medyo heavy yung range advantage nitong 1-1 na to. Kahit sabihin mong solid si Leomord sa mid-game to early game, hindi siya makakalapit masyado. Ang here tagal ng delay. Naku po, nagkamali pa ng retry. Sino na ako? White Simba DJ. Chakno in trouble. Naku po, Signal Ultra. Actually, winning this. Pero si Hate, ginamit skill on. Chakno able to flicker out. Ninabol si Etomax. Napag-flicker dead. Pero natunaw. Naapo yan. Pensarity masyadong maasim. Nagbigay ng isang kill. And si Chakno makapag-heal up pa. That's the first blood. Going in favor of Signal Ultra, by the way, from October 27 to November 15, log in the game and participate in the Trickster's Village event. Get Halloween candies for Treasure Spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing the tasks. Yes, and of course, you can also send 1026 login MLBB win a skin with your account and server ID in the comment area sa baba. Then, magdadraw tayo dyan ng lucky winners to win a Granger Lightborn Overrider and send the gift to your account through in-game mail. Yeah, balita ko, makakuha ka pa ng special skin Ni Terizla, man. Yeah. So, in-game event yan, no? Yes. Solid, no? Pag unang-una makikita ka yan pag ninlagin ka. Kidding aside, mga kaibigan, we are talking about the first blood that was in favor of Signal Ultra. Hindi lang dahil sa kill. Ang dami ko mga importante ditong bagay na feeling ko kailangan natin mention sa viewers natin. Una, sobrang na-delay pag-take ng purple buff. Tagal. Harith, ang tagal. At hindi pa nga siya inakuha. At si Imba DJ, na-delay na na-delay yung mid, pati yung rotation sa support. How impactful is this? Ano yung implications nito para sa side ng execution? I think, ang ginawa nila doon, talagang dinelay nila ng todo yung early game. Like, okay, gusto mo lumaban early game, babagalan pa natin lalo yung early game nyo. At lalo pa yung Harith pa yung naapektuhan. Yeah. Early Zaman Force, yun yung isa sa mga win conditions para makapag early first blood, early kills yung Harith. At pag hindi nangyari yun, pag na-deny mo yung blue buff na yun, ang bagal mag-cast ng skills ng Harith. Yeah. Naubusan ng mana, and yung skill spam niya hindi ganun kasolid. At mas makakapag-recover kayo. Mas mananalo kayo sa laning phase pag ginawa niyo yun. Oh. Kaya nga sila nag-boot siguro, no? For maximum invade. Oh. At hindi rin natin napansin yung Ling. Ang isa sa mga bagay na gusto ng Ling palagi is yung mas mabilis siya mag-take ng jungle over his opponents. Which in this case, yung Hanif. Sure na. Sure so, na yun, sure di ba? Sure na talaga. Oh. Mauunahan na niya. Gano'ng ka-importante yung pag-last hit, guys. Ito yun eh, yung tamang path ng pag-take ng jungle will mean na ikaw yung makakuha ng level 4 o hindi. Yung ibang teams nga eh, pati yung pag-take nung Little Wanderer, pinapalayo nila yung support para i-last it. Para sakto, after 2 buffs, makakuha niya yung level 4. Full XP. Full XP, indeed. At dahil yung nagkamali ng retribution si Hate, sobrang drain level niya. He's level 2, tapos level 4 na ayan si Hades. Yung kakasabi lang, di ba? Kakabalikas lang kasi niya sa base. Di ba galing siyang base kasi na first blood na nga siya, nakuhaan pa siya ng buff. So, this is what happens. Yung pinaka-core ng execution ngayon is 3 to 2 levels behind. Sobrang behind at makakuha ng maraming gold dito yung Signal Ultra. Chakno kumakasa, tumama ba? Tumama kay Rhea. Could be good. Tumala na rin dito ang Yuzong Bat. Lumilipad. Lumilipad na nga. Tumatalon na yung dalawa nilang members doon. Actually, Signal Ultra nakakuha sir maraming gold out of that. Pati na rin ni EXP. So if you're looking now sa Signal Ultra, hindi nila hinahayaan makakuha ng gold si Hate sa jungle. Mm-hmm. Kahit yung orange, wala. Dahil lagi na doon si Bensanity. Exactly. Secured na secured. Pero, Kuya Wulpa, yung lineup pa rin ng Signal Ultra, hindi pa rin ako kampante masyado sa teamfight. Kailangan nila talaga lumamang ngayon ng grabe sa gold. Kasi pag nag-teamfight mamaya, magdamagan yung crowd control ng X eh. Kahit sabihin mong behind yan sa gold, lalaban yan. Ito na nga yun. Tatlo na ang ginamit ng execution dito, pero si Bensanity nandun pa rin. Ang kunat. Kunat nung Hilda. Nung buff dito, pati yung Hilda na rin. Oo, hindi makakuha. Look at this. Hades is 5. Hate is just 3. Ganun kalala ang buhay
ng funneled hero. Nilamok na yung bop. Hindi na nakuha ng X eh. Na, ganun ka solid ang control na ginagawa ng Signal ngayon using itong Hilda na to. Yep, that's the power of Hilda. At ito yung wala sa execution. Wala silang panggulo sa jungle. Ginapit na yung ultimate dito ng Yuzong going for Imba DJ. Imba DJ gonna die. Pero sa likod, nandito si Hades. Nandito rin si Ben Sanity. Yung unang episode of Blades. Pero kulang pa rin. May control kay Chanto at napatay nila. Napunish nila yung Ling. Wonderfully done mula sa execution. Masyado yata maa si Mong Signal Ultra. At bigla na lang nakakabawi ang execution. Ito yung saktong-sakto, yung kakapaliwanag ko pa lang. Crowd control ang nadala dun sa laban na yun for sure. Kahit kulang sila, kahit lugi sila sa gold, nabawi agad nila with kills and with the skills. Skills and skills that kills. Skills and kills, yun. Lamang ang Signal Ultra pa rin, Mr. Rockhart, even when there are 3 kills for execration. Dahil nga naman sa fact na napigilan nila yung pagja-jungle ng ating Harith. Suji na, naman masaya na nanahimik lang. Tama, kuwala ng crab coin. Is level 6, Electro Flash dyan. Tempest of Blade sa may top lane. Sa gitno, igogo ni Hades. And they might get the kill. Ibinigay na lang kay Rhea para safe. Tapos kuha ng Torre. Beautiful. Para ng Signal Ultra. Nahanap ng Signal Ultra yung weak point ng execution sa ngayon. Itong si Yuzong. Siyempre, kulang siya. Mag-isa siya eh. Kaya nating, kaya nating balasubas. Oh. Ibalasubas to sa ilalim ng Torre. At ginawa nila yon. For now, bawi ang ginawa ng X kanina. Oh, look at this. Hades, 4K EXP. Compare mo yan kay Harith. 3K lang. 1,000 EXP sa 4 minutes of the game. Napakataas po niyan, mga kaibigan. That means na sobrang laki ng nakuha ng Signal Ultra sa early stages. Tapos, makakuha pa sila ng Turtle. Grabe yun. Lamang na talaga sa XP at sa gamit. Ayan yung corrosion site na lock in na. Ano po? Ano kaya mangyari doon dahil doon? This means na comfortable siya. Yun, pwede nga siya makipagduelo. Nangyayari yan. Kaso na outplay ni Benny Cutie. Ano yung ultimate doon? Benny Cutie mapapunish for sure. Pero ang mas maganda ay nakasolo kill siya. Eto Max. Nabol si Hades. Yun na. Finleaker na. Nakuha ang kill. Eto Max. And Ben Sanity. Siya magagawa dahil sa slows na rin nung traps na natapakan niya. So, actually, malaking panalo yun para sa execution. For sure, maganda blow for blow. Lalo ng Torre though, si Hate naman, gagamitan na ng Zaman Force para ma-take down yung turret na yun agad-agad. With Ben Santi though, since nasa malayo yung bush sa Torre, so hindi mo magagamit masyado yung passive yun. So, yan, nakita. And Signal Ultra, ang kakaiba sa kanilang ginagawa sa ngayon na nakikita ko is, yun nga, parang lumalaban sila sa mga times na lugi sila. Particularly sa early stages. Kaya may mga crowd control nga. Uh-huh. Sila nalulugi. Pero mukhang lalaban pa rin at makakakuha ng buff na ito si Hilda. Unti-unti nang bumabalik sa ating network. Bumabalik na sila dun sa punto na kaya nilang patagalin yung laro. Benny Cutie, one of the top global na Leo Mord ng Pinas dati. Lalaban naman sa ilalim ng Torre. Tempest of Blades para kay Selena dahil nandun nga naman yung control. Napaagad ng target pero hindi pa rin mapapatay. Smooth. Signal Ultra will just back out. Chakno, hindi tatama yung kanyang stun. Namandala na dito rin si Benny Cutie. Gusto na lang lumaban. Nandito na si Hate. Ben Sanity still fights. Chujin, kailangan tumakbo ngayon. 1-1, nakikipaghabulan dito sa ating Harith. At actually, nakita pa yung kill doon sa Selena. Pero natambangan ni Chakno. Napaganda ang timing mula doon sa ating Kufra. So, may mid naman. Nakakuha sila ng Torre. Habang si Sagitno, man fighting against 2. Siyempre, hindi siya man makakuha ng kill. But yung tower goes in favor of Signal Ultra. Yep, kahit gano'ng kadaming crossover spin move na ang ginawa ng Signal Ultra doon ni Tsujin, hindi mo pa rin talaga mapagkakaila na ang crowd control ng execution ay napakalakas sa ngayon. Yes. And they will use that para i-contest itong turtle na to. For the meantime, pumapantay tayo halos sa control sa mapa. Now we can see na lumalamang ang Signal Ultra pero pag nagkaroon nga ng team fights, tama ka Rockhart, it's all about the crowd controls. Alam naman natin na traditional MOBA mentality, stun wins games. Stuns wins games. More stuns, more chances of winning. Dito tayo sa may bandang turtle area. Dito wonder, kukunin na execution papunta dito sa turtle. Oh, kinansel ni Chakto yung kanyang stretching. Si Ben Sanity nakita nila, tinatry nilang bawasan. Ganito naman talaga yung dapat mong gawin. Pag nitake ng turtle, bawasan mo yung kalaban. Ipa-low yung kalaban. And low na rin yung turtle. Makukuha ni Hate with that retribution. Imba DJ, nakuha. Nang flicker, naamol pa rin sa gitno. That's a kill. Samantala, sa may bandang kaliwa, yung panay dito mama. Si Hades naman nakuha ng Torre sa top lane. I think
trade-off ng Signal Ultra ay Tore para sa Turtle. Yes, and actually, may mga nananahimik silang miyembro yun, no? Si Chujin daw, napansin na, nahuli na ng Jack Mamba, hinahabol lang ngayon, Execration. Naopo, hindi niya talaga kakayanin, wala na ring stack. Nakita mo yun, may isang nag-back agad para hindi ma-full stack. Para sure na, no? Oo. Napakagandang Grabe. Mentality mula sa Execration. Ooh, the stun! The stun connects onto Hades, very low, tumalun pa rin, lumaban pa rin, kasi nga naman, mas malaki. Or mas matulis ang espada ni Hades noong time na yun. Matulis ang espada ni Hades. Totoo naman. Mm-hmm. Especially ngayon, na medyo kahit 0-2-3 yan, farmadong farmado yan. Diba? All the tower gold. And of course, here we go. Another one for Imba DJ. Naku po, nawala pa ang CC ng Signal Ultra. Kuha na naman ang tower eh. Kill for tower na naman, Kuya Wolf. Kill for tower. I think okay lang para kay Imba DJ yun. Hindi naman nababawasan yung kanyang ambag sa teamfights pag namamatay siya. Ang ganda sa Signal Ultra is nakakuha sila ng mga tore. 4 turrets in the early stages of the game. And I think that's good kasi looking at Execration, gusto nilang makakuha ng early lead para sa lineup nila. And yung fact na yung Signal Ultra yung nananalo sa economic battle natin, that's good for them. Yes. Kahit namamatayin sila ng patuloy-tuloy, it kind of feels good for the team. O bumabawi yung gold eh. Kasi pag nakuha ng Torre, sang katutak na gold yan para sa buong team mo. Exactly. And okay lang sa kanila na medyo pahirapan lang yung exe pagkuha ng isang kill. As long as may nakuha naman silang pabalik. So, overall, as long as magkagamit din sila, Tsujin, ayan, nakuha na agad yung Demon Hunter Sword nitong 1-1 na to. I think they're gonna be in a good position. Kaya nilang sumabay din. Na, kita natin yung Signal Ultra. Mukhang iniihiwalay nila yung map players nila just to spread the map. I think nasabi mo kanina, maraming resources ng gold. Ikaw na lang bahala. Kayo na lang bahala. As a team. Paano distribute? Grabe talaga. Oh my gosh. Chuck Mamba! Hades, try to run away, pero nandun si Eto Max, kaso nakatalon! Si Hades, may naipit na naman dito si Benzarte, pero medyo makunat. Si Chujin, pinorse na lang yung Dragon Form na kapag si Imba DJ tumatakbo dito sa gitna. At kahit napakaganda nung talon ni Chuck, nung hindi nila na-layer, kaso na-stun, eto naman, merong Raging Sunstorm na ginamit si Rhea to get out. Walang namatay sa Signal Ultra. Yep. And so far daw, nagiging defensive na lang yung mga ultimate ng Signal Ultra ngayon. Alam ng Execration na wala silang mga ult. Kaya lalaban sila. And then Sanity mo ang mabibigyan dito. Ang kunat nga lang, mapapatay pa rin eventually ng Execration. Sabi ng Signal Ultra, push na lang sa ibang lanes. Defend dito sa may mid. Clear out the minions. Yun lang ang importante dito para Signal Ultra. Patagalin lang ang laban. Yep, patagalin ang laban. Go to the 18-minute magic na ayaw naman mangyari ng Signal Ultra. Kahit nangyari yun, may tower push pa rin si Jack to the naman! Dun pa rin. Same spot! Etong lugar na to, ano to eh. May mahal bahay ni Zap na yun, ni Jack na yun. Eh. Ang mid na yan, kabisado. Lahat ng angulo. Lord na rin ang series mula ng Execration. Sa kit, no? Man fighting against Hades. O yun, medyo na-control. Pero syempre, may talon yan. Kaya kabutan. And now, Lord, kinatik na nga dito, pero nandito si Chujin, kaso wala silang retry. Pero si Hades, kulang nga lang. Lord, makukuha dito ni Harith. At yun na nga, mabibigyan niya tatipis ang blade sa puwersa na Benny Cutie. Go dito ni Chujin, nakapag-flicker palayo, pero abutan pa rin. Nung ultimate, baka double pa nga si Chujin doon. Double kill, napatay na rin dito si Eto Max sa laban. Harith, with the Zaman Force, na-punish na nga si 1-1 Ben Sanity naman. Ang tutuluyan ng Execration ngayon. Bakit naman ginawa ng exit doon? Sinundak yung dalawa eh. Oo. Grabe din, ang sasindak. Diba? Zaman Force straight into the crowd control. Tapos may malaking dragon pal lumalaban sa gitna ng labanan. Aba! Napakalupit talaga ng galawan ng Signal Ultra. Here we go, the Gillette Instant Replay. Ang ganda sana ng pasok ni Chujin sa totoo lang. Pumasok na sa lahat ng targets yung kailangan nila. Pero na-overestimate yata nila yung power nila na hindi wala silang vision kila Chakno tsaka sa gitno. At nung moment na nandun na sila Chakno, the control was there. May Lord, by the way, ang Execration. So yung talo ng Signal Ultra medyo malala doon as Hades outplays the Kufra. Normally, Kufra ang kontra sa isang link. Pero sabi ni Hades, hindi. Hero ko to eh. I got a different story. Iba kwento. Lalaban ako. Pero again, defensive, medyo defensive lang din yung Tempest of Blades doon. Lamang na ang Execration. Nakakuha sila ng purple buff na rin. And you can see 34.5k na gold overall para sa Execration. Nakikita nyo may mga items niya at yung network. Have to, it is important to take note na si Hades ay naabutan na nila Hades na. Importante yan sa late game. I think na crucial din itong Leomord sa late game. But we do know,
na main lane at may 1-1 sa kabila, yep, sa Signal Ultra. So nakakatakot pa rin sila sa late game. Yep, sa late game talaga, execution, meron din talagang pang-sure win. Especially with, of course, Leomord. Medyo underrated yan, pero grabe yung AoE cleave niyan, tsaka sure critical hits. Ay. And, syempre, kaya mo bang maghabol ng isang... mamaya na yan. Speaking of, eto na, na-outplay lang. Opening salvo para kay Benicute, dinaan sa sindak, sa gulat. Merong punishment, but I think okay lang yan. Chak 2, tumalo, tinamaan si Rhea. Pensanti try to save this Kalid. Raging Sunstorm palayo. Narito si Hate, seeing the ultimate of Swell, Zaman Force, and Chrono Dash. Wala silang mapapatay noong time na yon. At na-try nila mag-push. Lamantala sa may top lane, nandito si Hades. At nag-transfer siya doon si Serena. Lulaban na nga. Nagda-dive na rin dito. But napaagad na yung sa Winter Truncheon. Hades, mapapaback na lang. Hate round 2 ng Zaman Force, pero under the turret. Nandito si Benzarti, nandito si DJ. Nasaan yung damage? Flicker palayo. Nabing na ba si Hate? Pero Chakto, try to save the day. Rhea, naku po, yun na nga. Nabigyan pa nga ni Hate. Benzarti, wala siya damage, pero nandito na si Hades. Chakto, bouncing ball, pero makakuha pa rin ng kill. Dito si Hades, pangatlong naman ng Zaman Force. Pinatagal dun. Hindi tumama yung pana ni Etomax, and that spells it. Ipin mo, ganun katagal nag-sustain si Hate doon sa bot lane na yun. Under the turret, under so many enemies. Tatlong Zaman Force na nag-cooldown, hindi pa tapos yung team fight. And overall, hindi pa rin siya na-takedown. Sa dami ng bumisita doon. 7-0-5 pa rin na Harith. Pag binalikan mo yung first minute, nagsastruggle to, Kuya Rockhart. Ganun kaganda ang recovery ng execration. In fact, lamang na sila sa Signal Ultra. Diba si Hate nga yung binugbog kanina sa jungle, exactly, diba? Hindi pinagpahinga dito si Hate, pero siya pa rin ang pinamayaman na miyembro ng execration. And 7-0-5 na rin siya. So sabi ni Hate, hindi mahalaga yung pinakaunang minute. Mahalaga late game. Mahalaga we win it. Sorry. Tama naman. And execration. Nagsisimula naman, group up na naman dito sa favorite bush ni Chaknu. Mahilig sa mga ganyang bush si Chakno sa ngayon at making sure na may mauhuli sila, pero sabi ng signal, ayaw ko nga. Wala kayong maluloko dyan. So, na kaming mamatay dyan sa pader na yan. Ayan. The execration bush. Exe bush. Ang signal ultra nga lang ay naka-wrap around dito sa Lord area. Si Hades, kahit malayo, okay lang yan kasi tataguan mga teams, players natin. Dahil doon si Sagit na makapag-push. And actually, this will favor definitely ang execration. Mapapa-force. Tower nila. Nagbabak yung ano. Nagbabak ng recall talaga. Ang Signal Ultra dito, they might be too late. Might be too late. Pero pati yung exe. Oh! Iba DJ! Grabe. May agima talaga ito. Hindi tinaman ni Chakno, nito si Benzarity para tulungan si Valier. Hades. Ay, to poke. It's my top lane. Nasasaktan si Etomax. Pero nasasaktan si Hades. Nandito si Chakno sa likuran. Pero siya yata yung masasandwich. Ano yung nag-stretching? Kaya pa daw? Tumalon. Kaya pa lumaban? Again, Signal Ultra, good recovery from a very bad positioning. Oo. Sa tingin ko, medyo masama yung positioning nila doon. Nun. Pero again, recovery is good. As long as you keep control of your turrets, you'll be fine. Ito na naman tayo around the Lord. Okay, Imba DJ, nahuli sa likuran, nag-flicker, hinabuli sa gitno. May punishment ba? Ang gandang transom lang yung Imba DJ. At baka mapunish ka niya, hindi lang ito ni Yuzong dito. And there is the Zaman Force. 1-1 ultimate para kay Sagito. Mapapatay nila dito yung Yuzong. Isusunod na rin yata. Nag-Winter Transfer dito yung Harith. Pero hindi siya makakaligtas. Pero nakuha pa siya ng kill kay 1-1. Lumalaban na lang si Hate. Medyo na nandalo siya. Pero dahil apat o tatlo na lang yung natirang kalaban niya doon, siya pa rin yung mabibigyan. Wala pa si Hades doon. So this means, Signal Ultra, meron yata silang free Lord. Unless Benicute will do something else. In 1v4 yun? Tumagal ng ganun si ano? Si Hate doon. Iba din. Kasi napuwersa kasi yung ibang exe members na umuwi. Kasi si Hades naman, nag-split push doon sa bottom lane turret. Tingnan yung minimap. Busy sila si Lina tsaka sila Chakno. Sila ito, Max. Etong si Hate naman, sabi niya, you know what, sige, buy time na lang din ako dito. Para hindi naman sila makaresponde. And somehow nagawa niya yon. 1-for-1 sa top lane. Impressive pa rin yung nagawa niya. Impressive. Indeed. Signal Ultra, alam nila na wala, pero si Benicute na ako ng kill. Benzarity low, mapapatay ba? Lord, makukuha na ka dito ni Hades. At susundan nila si Benicute. That's gonna be a double kill para kay Hades. Benzarity still alive, finally will fall. Pero si Sagitno, hindi na pwedeng umabante. Dahil yung Signal Ultra, safe na sila ngayon. At nakapag-push pa, split push pa ang Signal Ultra. Nandun na rin yung Lord. Napakainit, nakuha nila yung bottom lane inhibitor turret, meaning doon na huwag baalalakad. Itong Lord natin, although for sure madedefend to.
ng execution kasi parang hindi yun ang magiging focus ng Signal ngayon. Ang focus lang nila, makuha na naman ng lamang sa ekonomiya at syempre yung map control na nabibigay pag nakuha mo yung Lord. Nakakatakot to para sa execution. Pero sa push na gagawin ng Signal Ultra, mabubuhay din naman si Benny Cutie. Malapit-lapit na. Nakikita niyo yung mga items ng ating mga players. Ganun Signal item Ultra. Check natin. Oo nga, yun. Hindi na nakakitang-kita na. Nakakita na lahat. Hindi na yung maliit na icon sa baba. Diba? Yan ito kalapit sa MPL. Kalapit sa MPL. Speaking of MPL, ito na naman tayo. Itong bottom lane na yan. Madami ng magic na nangyari dyan. Mid lane ang laban para Signal. Chakmi, dito mama yung stun niya. Ipapalas mo siya yung Signal Ultra dito. Slowly going there. Raging Sandstorm in the mark. Summon first. Ginamit rin dito. Chakmi will fall. 1-1. Ultimate na rin yung activate niya doon. Doon si Chujin sa likuran. Si Sagito na rin sa kaliwa. Pero si Chujin mamapatay ba rin? Napag-clicker pala yun. Benzarti try to survive this. Tinitis na lang dito si Hades. Mag-punish. May tempest of blades na ginamit. Kaso hindi tumama. Tapos shutdown na nga siya doon. Si Benny Cutie. Nag-ahabol na yung nakakabayo. Si Iba DJ. Nag-winter truncheon. Mapapatay pa rin. Double kill para kay Benny Cutie. And now, si Benzanity tinatakbuhan si Etomax na finlikera na ang kunat lang talaga ng Hilda. Yung Cyclone ay hindi na tinapakan. At yun, mapapunish pa yata. Hala! Pero may Winter Crouch na ginamit. Buying time si Benzanity. Buying time lang. Pero sa gitna, nandito si Rhea, si Chujin. Si Benny Cutie at si Hate. Zaman Force. Wala nang minions. Benny Cutie with the flicker. Going for the dive! Nakuha na kill doon kay 1-1. At nandito na si Benzanity. Pero makatapos si Benny Cutie. At nakuha pa yung kill sa Hilda. May minions sa gitna. And Execration for sure will get this inhibitor. The 18-minute win condition ng Execration. Binawi mula sa isang napakalaking lamang from the Lord Take. Apat na miyembro ng Signal ang bumagsak dahil doon sa laban na yon. Wow! The Comeback Kings ang tawag natin dati sa Signal Ultra. May bago na Execration. Grabe yun! Ako, expect ko, parang laking lamang dapat ang Signal dun eh. Pero somehow sabi ng Exa, you know what? Kaya nating i-split to. I-split natin yung mapa. Medyo mawawalan tayo ng Torres taas, pero laban pa rin as long as we can take a kill. And napantay nga nila. Ngayon, sila naman ngayon ang uopensa. We have to take note to yung Signal, nakadalawang inhibitor na sila. Top at bottom, hate nga lang. Zaman Force para sa Torre. Makukuha na niya yung kill. Ngayon, tumalon si Rhea. Pero masyado yatang late. Si Hades, naghahanap ng angulo. Sa gitno, naka-Dragonade 4 na lang. At magbaback na lang totally yung Execration dito. So, given up na. Yung mid ang lamang para sa Exe. Pero yung lamang naman sa Signal Ultra ay yung top. Tama. Kumakalma pa rin naman ang Signal Ultra. Kahit pa paano, they are defending well. Medyo nawala lang yung Torre sa mid. Medyo hindi mo na talaga kayang pigilan yun. Especially pag nag-ult na si Hate, tapos yun na yung tower lock na, no? Yung exactly, sa bot lane pala. Exactly. Nahihirap talaga. Ngayon, si Imba DJ is being the focus. Siya na yung hinahunting ngayon ni Chakno exactly. At channel Etomax. Pag nawala daw siya, feeling ko mas magaan yung buhay. Mas magaan yung buhay ng X. Kaya ngayon, it's the waiting game. It's the waiting game indeed. Naghihintay pa tayo para sa Lord, sa next na Lord. I remember, mukhang may nagsabi na tatagal talaga yung mga laban. And I feel I agree. Tingin ko, yun na din yun eh. Kasi parang ramdam ko na eh. Ramdam mo na, magli-late game na talaga. Tumatagal na ang Mobile Legends. At syempre, pumapabori yan sa mga teams na gusto ang mga matatagal na laban. You will see sa gitno, laban kay Hades, top lane, si Hades. Pinatry niyang patayin yung Yuzong na naka-dragon format eh. Hindi ganun kadali yun. Tinalan si Benzanity ni Chakno. May immortality din siya. Kaya naman din matapang. Si Hades nga lang, pinupersa ni Etomax dito. Kaya mag-ingat ni Etomax. Napatrancho na siya. Naabangan na nga siya. Pero yung burst. Oh, Cyclone Eye. Mahambawat pares sa players. This means na may go signal dito sa may bandang baba. Hate. Nandito na si Hate. Going for Chujin. Pero napag-ulti pa si Chujin dito with her chance for the Harith. At dahil dyan, mapapatay pa rin siya. Naabangan na nga ni Valir doon. Benny Cutie, hindi tumama yung Stampede. Benzanity. Minozono na dito si Benny Cutie. At kailangan nang umuwi ng mga ibang members ng Execration. Benny Cutie versus Benzanity. Sa ating laban, minamarkahan lang. Hinahabol lang dito. Patapos na yung Phantom Speed. Chakto is here. Might be able to punish si Chujin na nag-ahabol ngayon. Ito na, kumikripok na nga. Naku po. Grabe. Delix, okay. Kaya yung pana pang zone out lang. Pero nandito na si Hades. Sinisong mula na yung Lord. 30 seconds pa si Hate. Seconds para kay Hate. Agal si Chakto, si Benzanity. Nag-1v1 dito sa gilid. Nandito na si Sagito. Lord? Yung dragon, nandito na nga. Lord is gonna be the target for both teams. Paano na nga to? Phantom Steed. Ginamit na. Where is it? Chakto! Mamba! And he gets the kill onto Etomax ngayon.
Mapaparish din pa rin ang execration dahil si Rappel Novos pero si Benny Cutie. Benny. Clean up crew. Jujin in trouble from Benny Cutie. Hinahamon lang ka. Meron na jungle ng Signal Ultra. Pinaglaruan what? Si Chakno at si Benny Cutie. Shutdown sa Leo Morden. Signal Ultra takes 3 kills. 3-4-1 at lawang pa rin. Feeling ko ang Signal Ultra dahil doon. Although ngayon, medyo makakahinga ng maluwag ang execution with the Lord walking on the mid lane and super minions on the sides. My ngayon, tingnan natin kung may mangyayari bang maganda from that fight. Umulang laro pa lang. Bakit inuubusan na tayo ng bosses? Road to an arc. Road to pang matagalan talaga. 23 minutes of action. Makikita natin sa Gillette instant replay ang nangyari. Si yep. Chuck Mamba pa rin. Nakakuha nun. Big focus on getting that Lord, no? Napakaganda nung kuha ni Chakno doon. Na-miss out ni Hades yung kanyang retribution and that's absolutely fine. Kasi talagang mahirap pumosisyon doon. Ang gulo eh. Oo. Ang gulo ng laban na yun eh. Sobrang gulo. Game 1. Game 1 lang, guys. Ah. Unang laro ng playoffs natin. Best of 5 to. Baka kalimutan nyo. Best of 5 to. Best of 5 laglagan, mga kaibigan. Pero yung mga teams talaga, ayaw magpa. Laglag. Hindi talaga papayag ngayon. So, ang Signal Ultra, luck item na to, ah, yung mga players natin, nasa galawan na lang. Siguro yung mga potions. Yan. Yan. They're gonna be locking it in. And abangan na lang dito. Dito na naman ang spot. The same bushes. Ayan, yeah, buffs naman. Chakno, tumama yung stun niya dito. Pero si Hades, kumukuha lang ng purple buff. Sa likuran na doon si Etong Max. At yep. Safe ang Signal Ultra for now. Si Benny Cutie, sabon ni Cyclone Eye. Na-slow na dito si Rhea. Ikaw ang mid ba nila? Chakno, kumakasa na. Tatalon ba? Bensanity na lang yata. Ang control nila dito. But that is a very tanky target. Ito, Max, sasaktan. Kailangan mag-ingat. Si Hades yung target. Nandito si Hate. Itatry nilang i-kill dito. Si Hades, minors na. May Tempest of Blade. Sabi ni Hate, okay, it's go time. 2v1 to. Alam mo, going for the Finch Poise. Takas, hurry ko. One hit lang yun. Sakit. Isang atake lang yun. Oo nga. Grabe. And Chrono Dash Synchro Fission combo. Hindi pa nga nagamit. Laban pa rin here on the bot side. Eto Max, nagiging target chain. Laging natatamaan ng skills. Sakit. Ang sakit sa kanya. Kasi ngayon, dahil doon, hindi makapag-engage yung execution. They're trying to take it slow. They're trying to minimize yung damage. They're trying to not lose anyone. Kasi feeling ko pag kulangan ka ng isa dito, yun na yun eh. Yari na yun. Dire-diretso na yun. So, nag-iingat talaga sila ngayon ng todo. O, kinakabahan din ngayon ang Signal. Paano ba position natin dito? Do we go for a single target? Abangan ba natin silang lumabas? Or lumabas pa tayo? Punta lang tayo sa jungle. Ano lang niya? They're taking it. Nakita mo, effect ng Hunter's Knife. Imagine this kung before Project Next, si Chujin, mabilis niya matitake yan. Pero ngayon, 10 seconds lang yata. Sobrang, ito. Tagal eh. Tagal. And of course, Hades has got the Hunter, the jungle item. Yeah, ang bilis full items. Oh. Or did they already sell it? Yan, actually. For sure. You have to double check that. No. I think he did. Mm-hmm. Kasi sobrang luck na ng items ng mga to. Oh. For sure. Machete, maganda yan! Ako po! Wala mangingat kay Chakno. Nag-iinit na naman. Mahingat Chakno. Talaga eh. Bensanity, nag-aabang. Again, trying to be, nag-wards na lang siya dito eh. Nagmamala-wards na lang siya dito eh. Hunting again in the mid lane. Sujin, oh, ang bilis ng matake. Napakabilis din tumalon. No, that is gonna hurt. But this is... Sagito! Nakapunta na kayo para dito. Lagot yata si Sujin. At yun na nga, pero napag-ulti pa rin siya dito. Going for that. Pero Winter Transition, inactivate ni Sagito. Sagito is safe. Si Patala sa gitna. Nandun si Hades. Tempest of Blades, ginamit na patay nila dito. Yung 1-1. Very good in the backline. Sagito na si Valir. You have to take note. 2-for-1 yung trade-off natin. Si Hades, nagkakat na lang dito. Nagpapahabol na lang. Pero nasasaktan rin siya kay Chakno. Chakno. Napatakbo. Napatakbo. Indeed. Eto Max versus kay Rhea. At tumatakbo yung Khalid sa Selena. Kita mo na kayong damage yung Panna pa. Raging Sandstorm. Ginamit na may immortality yan. Ginamit na yung Quick Sand Guard. But in comes Benny Cutie. Cancel. Eto na yung damage. At kayang-kaya na yan. Panigurado, may immortality. Mahawala na. And obviously, they can get the second kill after this. That's a shutdown. Uh-oh. Para sa execution. Low HP na yung target eh. That means auto-lock na yung critical ni Leo Morden. So kahit na immortality ka, wala na talaga. You're gonna go down. And beautifully done there from execution. Now, lamang naman sila sa mapa. It's a gitna, only the one going down. And pabalik na din siya. So ngayon, sila naman ang may chance na mag-set ng Lord play dito at 27 minutes and 45 seconds. Exactly. My God. Pa 100k na yung gold natin.
third first match of the playoffs ganito agad. Ito naman yung expect natin sa pares na teams. Yep. Again, expected naman natin lahat eh, no? Parang pang game 5 yung mga games natin today. Pag... Wow, my goodness. Again, all of that, nagsimula yun nung nahuli si Chujin kanina. Yeah. Napakalaking bagay na huwag mahuli si Chujin ng pana. And this is where you can say na yung mga Selena. Sa late game, may maganda. Si Chujin na naman nahuli. Pero may punishment. Eto Max, mapapatay. Hades, wala na siya tepe sa plates. Napatay na nga dito sa gitna. 2B1? Pero meron siyang Winter Tarantula na ginamit. Pwede siya maabangan. At yun na nga yung mangyayari. Hades is there. Wala na ultimate si Hades. Pero try pa rin yung tumakbo mula kay Chakno. Chakno, hindi tumama yung bouncing ball. Oo. Kaya naman nakuha ng dalawang important ng kill doon. Ang Signal Ultra that's on Eto Max as well as Hate. Actually, na-cancel din yung Tyrant's Rage ni Chakno na tulak. Iba DJ. So, feeling ko gusto pa ilaban ni ano yun ni Benny Cutie. So, parang sabi ko, chill na lang muna siguro. Chill na lang muna. That is such a crucial kill. 35 minutes na wala ang Harit, walang retribution. Ang Signal Ultra ba ay maglo-lord? Sabi nila, hindi. Ba, pwede namang itry nating i- Super creeps na lang si Imba DJ nga lang may hero doon. Kaso may punishment, nag-flicker na yan. Matapos na rin yata yung Phantom Steed. Nag-ahabol sila. Or sino pa talaga yung nag-ahabol? Hindi natin alam. Nag-zip in, zip out na lang ang mga members natin dito. Hilahan na lang eh, no? Tamang hilahan. Tag of war nangyayari. And Signal Ultra, after a kill on Harith, wala silang na-achieve. In fact, sila pa yung namatayan. Tama. And that's so weird kasi sila yung nagpumuposisyon eh. Sila yung pumuposisyon for the attack. Kasi alam nila na yung execution, mag-set up sa Lord to. Expected na, narinig nila ako, the joke lang. alam na nila yon, expected na. So that's why Signal, sabi nila, kami yung pupuesto dito. Pero sa ganda ng lamang ng execution ngayon, sa puntong ito na pa kalahating oras na tayo sa laban, sila pag nadali. And here we go with another one. Another one. Chakno, nasa likuran. Okay, wala siyang tatamaan doon. Nakita natin sa top lane, sa Gitong versus Hades na naman. Hirap-hirap yung parang lugi yata dito. Yung Signal Ultra dito. Wala silang retribution sa Lord Area. 97 Sarity, Rhea is here as well. Si Tsujin, lalaban na yata. Uy, inultihan na agad dito. Si Hate, and there it is. Wanna go for Hate this time? Kaya pa rin naman ko. Yes, they can. Hades is there. Very cute. Phantom Steel, ginamit na dito si Tsujin. Medyo Delix pa rin. Nandito rin si Hades sa Gitao. Napatay na nila yung 1-1. Si Sagito lumalaban. Pero si Benny Cutie is there. Chakto, walang tatamaan. Naku po, Lord na yung Lord sobrang low na ngayon. I-reset ba? Nasaktan si Rhea mula sa hampas nung Lord. Nandito si Hades. Ben Sanity is safe. Nandito na yung Lord. Sino nakakuha? Sino nakakuha? Naku po, Signal Ultra yata. Walang lumabas, no? Hindi! Exe! Ayun na, Exe na naman! Si Chakto na naman! No way! Si Chakto na naman ba nakakuha nun? Pwede mo makonfirm? Oh, it is Signal Ultra. It is Signal Ultra. Napaka-imposible naman yata nun, no? Oh my God. Okay, that's gonna be a problem. Three people down for si Execration. Dalawa na lang ang dedepensa para sa blue side versus four people. Medyo mahirap tong i-defend pero may AOE naman sila. May AOE naman yung Leomord. Eh, kaso ito na yon. Sinong unang makakahuli? Ibe-break na naman ba? Sisiray na ba yung record ng Execration? Na 18 minutes. 4 out of the 5 games, 18 minutes and up, panalo ang Execration. 4 out of 5 times. Ito na ba yung pangalawa na pagkatalo si Ben Sanity? Naupo, nandito rin si Hate, ha? Ben Sanity is low, pero may immortality. Rhea mapapunish right. Nakapag-weak sand guard pa. Nandito rin si Hades. Kumukurot na ang X-Signal Ultra. Napatay nga lang si Hades dito. This is bad. Pero si Hate, sobrang low. Kaya ba mag-survive? Makakatakbo si Benny Cutie as well as Hate. Lord is there. Konti na lang yung base and that Signal Ultra taking game 1. Game 1 victory para sa Signal Ultra. Now.